Sa pag-aagaw ng dilim at liwanag ng bukang liwayway, sa nakalimutang kalye ng Portland, ay makikita doon si Gary, isang batang nasa 8 taong gulang na muling namulat sa panibagong araw ng kanyang buhay, malungkot at nag-iisa. Nakakilabot ang dala ng simoy ng hamog na bumabalot sa kanyang nangihinang katawan na balot lamang ng manipis na damit at niluma ng panahong pamamalagi niya sa mga kalsada. Ang kanyang malalaking mata ay mababakasan ng kalungkutan at ninakaw na kabataan habang malakas na pagtunog ng kanyang tiyan ang maririnig sa tahimik na paligid, palatandaan na ang kanyang kagutuman ang palagi niyang kasama. Habang inuunat ni Gary ang kanyang nananakit na katawan, ay nagsimula siyang maglakad. "Siguro naman ang araw na to'y naiiba," wika niya sa kanyang sarili. Ngunit ang pag-echo ng kanyang sariling boses ang tanging sagot na kanyang natanggap. Habang ang sikat ng araw ay nagsimulang gisingin, ang mga nasa paligid ay siya namang umpisa ni Gary para magmakaawa sa mga tao. "Pakiusap, meron ba kayong mga pagkain tira-tira dyan?" Ang maliit at nanginginig niyang boses ay nagtangkang abutin ang bawat dumadaan ngunit iisa lang ang kanilang nagiging tugon kung hindi sulyap na mapanghusga ay mga pintong kagad na nagsasara sa tuwing nakikita nilang batang si Gary. Ang bawat pagtanggi ay lalong nakakadagdag sa kabigatan ng loob ng bata at tila mga batong patuloy na nagdaragdag sa pader ng kalungkutan. Sa bibihirang pagkakataon ng katiwasayan ay hinayaan ni Gary na mangarap ang sarili habang nakaupo siya sa ilalim ng malaking oak tree. Paano nga kaya kung kahit minsan lang ay makita siya ng mga tao at hindi magaya sa mga dahong bago pa malaglag sa lupa ay tinangay na ng malakas na hangin. Doon ay nakita ni Gary ang isang matandang babae na patungo sa kanyang kinaroroonan, ngunit hindi siya sigurado kung nais nitong lumapit sa kanya. Maya-maya pa'y matagal na nakipagtitigan ng matanda sa batang si Gary. "Siguro'y gutom na gutom ka na." Ang boses nito'y naghahatid ng init kay Gary, na tila ba noon niya lamang ulit naramdaman pagkatapos ng mahabang panahon. At maya-maya pa'y marahan niyang inabot sa bata ang isang piraso ng tinapay. Ang simpleng kilos na yun ay malaking naging bahagi sa isip ng batang si Gary na naghahatid sa kanya ng kabaitan na muntikan na niyang makalimutan na meron pa pala. Noong oras na yun, hindi lamang ang kagutuman ni Gary ang napatid ko hindi maging ang pakiramdam na maging kabahagi ng iba kahit sa sandaling minuto lamang. At habang pinagpapatuloy ni Gary ang kanyang paglalakad, ay napuno ang puso niya ng pag-asa at paalala na hindi lamang puro kadiliman ang hatid ng mundong kanyang ginagalawan. Alam ni Gary na madalang lang siyang mapansin ng mga taong kanyang nakakasalamuha. Merong mga panahon na nakakatanggap siya ng pagkain at madalas na walang laman ang kanyang tiyan. Gaya na lamang ng araw kung saan si Gary nabigyan ng matandang babae ng tinapay. Nang papaliko na si Gary sa isang kanto ay napahinto siyang muli sa bahay na madalas niyang titigan. Ito ang nag-iisang mansyon sa kalye na yun na kung saan nababalutan ng maraming misteryo at mga kwento mula sa mga taong nakatira malapit doon. Ang mataas na bahay na yun kung saan meron naglalakihang mga bintana na sinasalamin ng kalangitan ay palagi nang naghahatid ng malaking kuryosidad sa batang si Gary. Ngayong araw na ito ay naisip niya na panahon na siguro para tuklasin kung ano nga ba ang nakatagong misteryo at lihim sa malaking bahay na yun. Habang nagmumuni-muni si Gary, ay natanaw niya isang magarang kotse na papasok sa mansyon. At nang tuluyang magbukas ang malaking bakal na tarangkahan ay mabilis siyang pumuslit papasok. Dinig na dinig niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Dahil sa matinding kaba habang tinatanaw ang unti-unting pagsara ng malaking tarangkahan. At bago pa man tuluyang sumara ang malaking pinto ng mansyon, ay mabilis nang nakatakbo si Gary papunta sa loob. Bumungad kay Gary ang nakakabinging kapaligiran at namangha siya sa laki at ganda ng iba't ibang palamuting na aabot ng kanyang maliit na mga mata. "Wow! Ang ganda!"
Ngayon lang ako nakakita ng ganito, sambit ni Gary sa kanyang sarili. Maingat na naglakad si Gary papunta sa isang malaking pintong kahoy na tila nag-iimbita sa kanyang tuklasin ng mga lihim na bumabalot sa mansyon. Dahan-dahan niya itong tinulak, ngunit hindi siya nakaligtas sa paglangit-ngit nito at bumungad sa kanya ang malawak na sahig na gawa sa marmol. Hello? Ang maliit na boses ni Gary pumailan lang at narinig niyang pag-echo nito. Nang makita ni Gary ang mga larawan ng iba't ibang mga tao na nakasabit sa pader ay nangarap siya. Nasanay isa siya sa mga nakasabit doon, isa sa mga tao nakatira sa mansyon na yon. Kada hakbang ni Gary ay isa-isa niyang binubusisi ang bawat detalye ng mga dekorasyon. Gaya ng chandeliers na gawa sa kristal at mga mabalahibong mga basahan na tanging sa paboritong kwento niya lang nalalaman. Kumikinang pa rin ang mga mata ni Gary habang patuloy sa paggalugad. Sa loob ng mansyon, maya-maya pa'y narinig niya ang malakas na pagtunog ng kanyang tiyan dahil sa masarap na pagkain na naaamoy niya na nagdulot upang sundan niya ito kung saan ito maaaring nagmumulat dinala siya ng kanyang mga paa sa kusina. Sa pagpasok ni Gary tila, nasa loob pa siya ng panaginip ng mapagmasdan ng malaking mesa kung saan makikita mga platong yari sa porselana at napuno ng iba't ibang uri ng pagkain na noon niya lang nakita. Sa tanang buhay niya at ang masarap na aroma nito ay nagaanyaya sa kanya para lumapit. Wow! Grabe na to! Bulong ni Gary sa kanyang sarili habang lumalapit sa mesa habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkatakam. Nag-aalinlangan pa siyang lumapit ngunit hindi napigilan ang sariling hawakan ng isa sa mga yun sa takot na baka bigla na lang yung maglaho sa kanyang harapan. Hindi ka dapat nandito. Isang malambing na boses ang nagpatalon kay Gary sa kanyang kinatatayuan nang dahil sa kanyang pagkagulat. Mabilis niya itong nilingon at doon niya nakitang isang matandang babae na nakasuot ng puting apron at may maliit na ngiti sa labi. Siguro siyang tagapagluto sa bahay na to. Wika ni Gary sa sarili't mababakas sa mukha nito na puno ng paghanga at kuryositad sa pagkakita sa kanya. Patawad! Ang nautal na wika ni Gary. Nakakagutom kasi yung... Shhh! Putol nito sa kanyang sasabihin at nilagay pang hintuturo sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala, halatangan nagugutom ka na. Sambit nito habang lumalapit sa lamesa at kumuha ng isang plato at nagsimulang lagyan iyon ng iba't ibang uri ng pagkain. Eto, kumain ka. Sige na, huwag kang mahihiya kung kulang pa'y dadagdagan pa natin. Gulat na gulat si Gary sa mga nangyayari. Hindi niya akalain ang bahay na yun ay mag-aalok sa kanya ng kagandahang loob, lalo na sa hindi inaasahang bisitang gaya niya. Tinanggap niya ang platong inabot sa kanya ng matanda. Salamat! Mahinang bulong ng bata. Walang anuman, pero sabihin mo sa akin, panimula ng matanda habang itinaupo sa katabi niyang upuan at pinapanood ang kanyang pagsubo. Anong nagdala ng isang batang gaya mo sa isang malungkot na mansyong ito? Sa bawat pagsubo ay nagawa ni Garing ikwento ang buhay niya mula sa pagiging palaboy sa kalsada para maghanap ng makakain, maging ang matandang babaeng nagbigay ng tinapay sa kanya at ang kuryosidad na nagtulak sa kanya para pasukin ang mansyon. Matyaga namang nakikinig sa kanyang kusinera at panakanakang tumatango. Maraming sikretong nakatago sa bahay na to, bata. Sabi nito pagkaraan ng ilang sandali tila may napagtanto. Namukhaan niya ang bata at sinabing, siguro ngayon nakatadhana ka talaga para mapadpad ka sa lugar na ito at ibunyag ang nakatago ditong misteryo. Hindi lamang ang pagkain ang nakapawi sa kagutuman ni Gary. Maging ang pakiramdam ng pagtanggap ay pumuno sa kanyang kalooban at layunin sa buhay. Alam niya na marami pa siyang matutuklasan sa loob ng mansyon at desidido siyang alamin iyon. Pagkatapos ng masarap na pagkain at masayang pakikipagkwentuhan sa kasambahay, sa pagbabalik ng lakas ni Gary ay handa na siyang ipagpatuloy ang kanyang pagtuklas at sa pahintulot ng kusinera ay maingat na naglakad si Gary palabas ng kusina.
napagmasdan niya mga naglalakihang kurtina at doon ay may naulinagan siyang mahinang boses na pumukaw sa kanyang atensyon. Tila yun bulong sa hangin na nagmumula sa ibabang bahagi ng mansyon at nang matanaw ni Gary, ang hangdan ay tinahak ng bata at sinundan ang ingay na kanyang narinig. Nakarating si Gary sa isang maliit na pasilyo kung saan malamlam ang mga ilaw at ang amoy ng lumang kagamitan. Habang unti-unting lumalakas ang tunog na narinig niya kanina, ay isa palang ungol na nagmumula sa isang silid doon. Dahan-dahan tinulak ni Gary ang pinto at tumambad sa kanyang bagay na naging sanhi upang halos takasan siya ng kanyang sariling hininga. Ang silid ay naiilawan lamang ng isang maliit na lampara at maihahalin tulad higit sa maliit na hospital. Sa gitna ay makikitang isang hospital bed at sa tabi nito isang makina na tumutunog kasabay ng mahinang pagtibok ng puso ng isang matandang babae na nakahiga sa kama. Makikita ang mahina at ang irregular nitong paghinga. Sinong nandyan? Ang boses na matanda'y napakahina at mas malakas pang pagbulong. Sa pinaghalong pagkabigla at pag-aalala ay nagkaroon ng lakas si Gary para lapitan ito. Hindi ko po gustong maistorbo kayo. Narinig ko lang po yung boses niyo. Sinubukan ng matanda na bumiling at sinubukang itutok ang mata sa batang nagsalita. Nalilito man ay sinabi nitong, "Sa wakas, dumating ka na. Dumating ka na rin sa wakas." Ang kwarto ay napapalibutan ng iba't ibang larawan na mababakasan ng masasayang kwento at amoy ng gamot na bumabalot sa hangin na nagsasabi ng mahabang oras ng kalungkutan at unti-unting kawalan ng pag-asa. Nakaramdam ng habag si Gary sa matandang babae na napagtanto na kahit papaano ay nagkaugnay ang kanilang mga tadhana sa hindi inaasahang pagkakataong iyon. Nakatayo pa rin si Gary sa gilid ng kama at pinagmamasdan ng matandang babae na may halong kuryosidad at pag-aalala. Tanging liwanag na nagmumula sa lampara ang tumatanglaw sa silid na mas lalong nakadagdag sa pagkamisteryoso ng lugar. Ang matandang babae na nakatitig sa kanya, ngayon ni tila nag-iipon ng lakas mula sa kailaliman ng kanyang sarili. Pagkatapos ay may tinig na dala, ang bigat na hindi mabilang na mga taon ay binigkas nitong mga salita na naging dahilan para manigas si Gary. Akala ko hindi na kita ulit makikita. Malinaw ang mga salitang iyon at dinig ni Gary na animoy matatalim na kutsilyo na pumutol sa katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Nakaramdam si Gary ng panlalamig sa kanyang kaibuturan. Nakuha niyang mautal matapos lumabas ang nanginginig na boses ng bata dala ng pagkalito at bigla ang takot buhat sa narinig. Ang matandang babae na may ekspresyon na matinding kalungkutan at bakas na takot ay muling nagsalita. Maraming nangyari at nawalan na ako ng pag-asang makita ka ulit. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dagli ang naparlisa si Gary at sinubukang iprosesong narinig niya na biglang tumibok na malakas ang kanyang puso at bumalot sa kanyang pakiramdam ng hindi makatotohanan. Paano niya nasabi ang ganung bagay? Gayong ngayon lamang siya nakita ng matanda. Patuloy na nakatingin sa kanyang babae, ngayon na may namumuong luha sa nangangalumatang mga mata. Si Gary na sinusubukan pa rin intindihin ang sinasabi ng matanda ay napaatrasat ang kanyang isipan, ay naguguluhan sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Nakaramdam ng takot at pagkalito na naghalo-halo sa kanyang loob. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Papaanong napanaginipan siya ng babaeng hindi niya pa nakikita noon? Damang-dama ang tensyon sa hangin at alam ni Gary na ang sandaling iyon ay hudya sa simula ng kanyang pakikipagsapalaran sa loob ng mansyon na kailangan niyang malaman ang higit pa.
para maunawaan ang kahulugan sa likod ng nakakatakot na deklarasyon na yon. Ngunit sa ngayon ay hindi na siya makagalaw habang ang mga salita ng babae ay patuloy na tumatatak sa kanyang isipan na pinupuno siya ng malalaking pagkatakot. Dahil doon ay wala sa loob ni ginala niyang kanyang paningin sa kabuuan ng silid at umaasang makakahanap ng paliwanag sa mga emosyong unti-unting lumalamon sa kanya. Noon ay napako ang kanyang mga mata sa isang bagay na nagpatigil sa kanyang paninigas. Ito ay isang naka-frame na larawan na nakapatong sa isang lumang aparador. Hindi napigil ni Gary ang sarili. Nalapitan iyon at nang mapagmasdang mabuti kung anong nasa larawan ay biglang napalundag ang kanyang puso. Hindi siya maaaring magkamali. Kamukhang kamukha niya ang batang nasa tabi ng matandang babae na nakangiti sa kamera na parabang nagbabahagi ng isang sandali ng tunay na kaligayahan. Magandang pananamit niya, hindi tulad ng realidad na suot ay mga sirasirang damit at ang babae ay lumitaw na mas bata't mas masigla. Pamilyar man ang eksena, ngunit para sa bata ay tila imposible. Paano to nangyari? Wika ni Gary na nanginginig ang boses at hindi makapaniwala. Napansin ng matandang babae ang pagkakatitig niya sa litrato. Mahina itong nagsalita ngunit malinaw na narinig yun ng bata. Kahit na pinaghiwalay tayo ng tadhana, ay palagi ka pa rin parte ng pamilyang ito. Pagkalito ang nabanaag sa mukha ni Gary nang iangat nito ang kanyang ulo sa matanda. Pero ngayon lang ako nakapunta sa lugar na to. Napubuntong hininga ang babae at malungkot siya nitong tiningnan. Maraming mga bagay sa mundong ito ang hindi natin maintindihan, ngunit ang puso ang palaging nakakaalam. Ang sabi ng matanda na nakatutok ang mga mata sa bata habang nagsasalita. Nakadama ng pagkalito si Gary sa mga narinig at tila yon isang puzzle sa kanyang isip na hindi niya kayang buuhin. Ang realidad na nakahain sa kanyang harapan at ang katapatan sa mga mata ng matanda ay nagsasabi sa kanya na humanap pa ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Sino ba ako sa inyo? Mahinang wika ni Gary. Sandaling ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata para ipunin ang lakas at saka bumuntong hininga na tila pasan-pasan ng mundo. Ikaw ang naking nag-iisang apo, Gary, at kahit kailan ay hindi ka nawala sa puso ko. Dahil sa mga salitang iyon ay tila malakas na alon na tumama kay Gary na nagdulot sa kanyang pagkatulala. Apo? Paano nangyari yun? Ang revelasyong iyon ay nagbukas ng isang bangin ng katanungan kay Gary at alam niyang kailangan niya ng mas malinaw na sagot. Ang litrato sa kanyang kamay ay hindi lang basta imahe, ngunit ito ang magsisilbing daan para matuklasan niya ang lihim ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, sinubukang intindihin ni Gary ang mga revelasyon ng matandang babae. At dahan-dahang pumihit ang doorknob ng kwarto na nagbabadya ng pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. Bumukas ang pinto at nakita ang figura ng isang lalaki na biglang huminto nang mapansin ang presensya ng bata. Nalaki ang mga mata nito sa pagkagulat at bakas sa mukha ang pagtataka. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ang boses ng lalaki matatag, ngunit hindi pa galit na may bahid ng tunay na pag-uusisa, nagpapalambot sa kanyang mga salita. Si Gary, na hawak pa rin ang litrato, ay nakadama ng takot. Ako? Naghanap lang ako ng makakainan. Hindi ko sinasadyang manggulo. Utal niyang sabi, nanginginig ang kanyang boses na nagpapatunay sa kanyang takot na hindi maintindihan. Ang lalaki pumasok sa silid at sinara ang pinto. Wala sa imahe nitong pagbabanta, sa halip ay anyong unawain ang sitwasyon.
Mag-isa ka lang bang pumunta sa bahay na ito? Kitang-kitang kuryosidad sa kanyang boses at sinuring maigi ng kanyang mga mata si Gary. Ibinaba ni Gary ang kanyang tingin sa litrato sa kanyang mga kamay, ang pisikal na katibay ng isang koneksyon na siya mismo'y hindi maintindihan. Nakita ko to, sabi niya sabay abot ng litrato sa lalaki. Sabi niya, apo niya daw ako. Lumapit ang lalaki kay Gary at inabot ang litrato. Nang bigla itong magulat sa nakita, tinitigan ng lalaki ang imahe at isang buntong hininga ang kumuwala sa kanyang bibig. Imposible. Bulong ng lalaki sa kanyang sarili. Kamukhang kamukha mo siya. Pinagmasdan ni Garing lalaki at sinubukang basahin ang emosyon nito. Sino ka ba? Tanong ni Gary sa mahinang boses na umaasam ng pag-asa. Nagangat ng paningin ng lalaki at sinalubo ang titig ni Gary. Ang pangalan ko ay Ryan at kung may katotohanan ang pagiging isa niyo nang nasa litrato ay ako ang iyong lolo. Ang mga salita ni Ryan ay umalingaw-ngaw sa silid na nagdadala ng malalim na kahulugan. Naramdaman ni Gary ang pag-ikot ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at tila umikot ang kanyang paligid sa pahayag na narinig. Lolo? Ang idea ay nakakagulat gaya ng pagkakaroon ng kanyang larawan sa mansyong iyon. Napagtanto ni Ryan na kailangan niyang ibunyag ang buong katotohanan. Huminga ito ng malalim upang maghandang sabihin ang lihim sa nakaraan ni Gary. Sa kasamaang paalad, ang iyong mga magulang ay namatay sa isang aksidente noong ikaw ay isang sanggol pa lamang. At ilang taon pagkatapos nito ay kinuha ka sa amin. Maraming taon ang lumipas na wala kaming idea kung nasaan ka. At yun ay lubos na nagpadurog sa aming mga puso at kaluluwa. Mariin namang nakikinig si Gary sa bawat salitang binibitawan ni Ryan. Dinukot? Ulit ni Gary sa hindi makapaniwalang boses. Oo, sagot ni Ryan na labis ang sakit sa kanyang ekspresyon. Isang malagim na panahon para sa aming mag-asawa. Maniwala ka, apo, hindi kami tumigil sa paghahanap sa'yo. Pero walang nangyari at eto ka, imalang nasa harapan ka na namin ngayon. Natagpuan? Tanong ni Gary na sabik na maunawaan ang bawat detalye. Naiwan ka sa pintuan ng bahay ampunan. Hindi namin alam kung sinong may gawa nito o kung bakit. Nang nalaman namin na gumaan ang loob namin na malamang buhay ka. Pero may mga pangyayari na humadlang sa amin para iuwi ka kaagad. Emosyonal na wika ni Ryan. Nakaramdam si Gary ng halo-haling emosyon. At tila may alaala siya sa bahay ampunan na sinabi ng lalaki. Alam kong hindi naging madali para sa iyong pagtira mo doon. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga labi nito. Ilan sa mga report na natatanggap namin na nakaranas ka ng pagmamaltrato. At yun ang dahilan ng pagtakas mo sa lugar na yun. Sinubukan kong hanapin ka pero hindi kita nakita. Tumango si Gary sa mga alaala ng kanyang madilim na nakaraan na tila unti-unti niyang naaalala sa mga oras na iyon. Wala akong pagpipilian, ang paglayas ang tanging paraan para ako makatakas. Inabot ni Ryan ang bata at marahang hinawakan ang maliit nitong balikat. Isang natatanging lakas ang ipinakita mo at ang manatiling buhay ay isang pambihirang kakayahan na nagsasabi kung sino ka talaga. Ang mga salita ni Ryan ay nagdulot ng hindi inaasahan kaginhawaan kay Gary na nauunawaan ng kanyang pinagmulan, ang mga dahilan kung bakit siya nawalay sa kanyang pamilya at ang katotohanan na nagdudulot sa kanya ng kapanatagan na sa wakas ay natuklasan na ng bata ang sariling kwento. Palagi kong iniisip ang tungkol sa aking pamilya, tungkol sa kung saan ako nabibilang, pag-amin ni Gary na tinitigan ang mata ni Ryan. Para sa kanya, ang malaman ng katotohanan ay sadyang nakakatakot, pero nakakagaan din ng loob.
Ngumiti si Raya na may bahid ng kalungkutan. At sana'y nandito ka, Gary, kasamang iyong ama't ina. At sama-sama nating sisimulan ang pag-iilom ng mga sugat ng nakaraan. Pero hindi ka na nag-iisa. Nandito na ako ang lolo mo at ang iyong lola. Palagi na tayong magkakasama-sama. Sa sandaling iyon ay nadama ni Gary ang isang malalim na koneksyon kay Ryan. Isang pakiramdam ng pagiging kabilang na buong buhay niyang inasam. Nakakagulat man ang mga revelasyon. Pero itong unang hakbang para sa panibagong simula, isang daan tungo sa pagbunyag at pagtanggap at puno ng pag-ibig. Sa loob ng silid na yon ay nabuksan ang panibagong kabanata sa buhay ni Gary. Si Ryan na may halong saya at kapanatagan ay bumaling sa kanyang apo na nagniningning ang mga mata at nangako. Gary, alam ko marami pang dapat gawin pero gusto kong malaman mo na higit sa ano pa man ay bahagi ka ng pamilyang ito. May galak na wika ni Ryan. Pinuprosesa pa rin ni Gary sa kanyang isip ang mga pangyayari na sandaling iyon at nahihirapang hanapin ang mga salitang naisabihin. Hindi ko po alam kung ano sasabihin. Sa buong buhay ko, pinangarap kong isang pamilya, isang lugar na mapabilang. At ngayon ay hindi mo na kailangang sabihin ng kahit na ano, Gary. Nakauwi ka na. Putol ni Ryan sa sasabihin ni Gary na may isang mag-ilaw na ngiti sa kanyang mukha. Doon ay dahan-dahang bumangon ang matandang babae mula sa kanyang pagkakahiga. Ang lola ni Gary na may mga mata na sumasalamin sa mga taon ng kalungkutan at pag-asa at inabot ang mukha ni Gary na may kasalanan. At hindi na tinagong pananabik na mayakap ang kanyang apo. Alam kong darating ang araw na to. Alam kong hindi nagkamali ang puso ko. Sabi niya. Luha ng saya at ginhawa ang dumadali sa kanyang kulubot na pisngi. Naantig sa sobrang pagmamahal, niyakap siya ni Gary pabalik at sa yakap na yun ay naramdaman niyang ilang dekada ng pangungulila na ngayon ay unti-unti nang nalulusaw na nagbibigay daan sa lukso ng dugo. Nakauwi na ako, sambit ni Gary. Oo, nakauwi ka na at sama-sama nating buubuhin muli ang ating pamilya. Ihilumin ang mga sugat ng nakaraan at titingin sa hinaharap. Puno ng pag-asang ipinahayag ni Ryan na ipinatong ang kamay sa balikat ni Gary. Sa sandaling iyon, alam ni Gary na nagbago ng buhay niya. Magpakailanman ay hindi na siya isang batang lansangan na naghahanap ng lugar sa mundo. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya at kasama nito ang pangako ng isang bagong simula na puno ng pag-ibig at pag-unawa at higit sa lahat ay pagkakaisa. Ang pagbabago sa buhay ni Gary ay nagpapaalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang makabalik sa dating lugar kung sakali mang naligaw ang ating landas, ay tsak na muling matatagpuan ang tahanang ating inaasam sa tulong ng tunay at busilak na pag-ibig at gabay ng ating puong may kapal.